Good day po sa lahat. Ngayon po ay gagawa tayo ng bouquet na ang ilalagay po natin ay Malaysian mums at saka isang piraso na sunflower. Ayan po. Make sure po na ang ating pong floral foam ay lagi po nating babasain o ibababad sa ating solution. Ang solution po na ginagamit natin is 1 tablespoon of sugar sa 1 litrong tubig. Ayan po. At ang lagi po natin ginagamit sa ngayon, hindi na po katulad dati ng typical na wala po siyang foam kasi po para po tumagal po yung buhay ng ating mga flowers. And lately po kasi, masyado pong mainit. Ayan po. So, ilalagay lang po natin sa gitna yung ating pong sunflower kasi po yung, siya yung pinaka center of attraction. Ayan. And para paliligiran po natin siya ng white na Malaysian mums. Para nang sa gayon po ay lumitaw po yung kulay niya na yellow. At pagkatatandaan po natin na i-add po natin siya evenly, distribute natin evenly yung ating pong mga flowers para nang sa gayon pantay po sa gilid at ganoon din po sa ibang party po ng ating floral foam. At yung pong pinakaharap mismo ay lalagyan po natin siya ng doon po sa bandang harapan na medyo maliliit po yung stem para nang sa gayon kahit po nakahiga po siya ay magiging maganda po yung ating pong arrangement. Ayan po. So, matatapos na po yan. And after po nyan, lagyan po natin siya ng plastic para nang sa gayon hindi po siya madaling madrain. Ang purpose po kasi ng plastic para yung excess water ay hindi po matapon kundi maipon lang po dun sa plastic kasi magagamit pa po yan ng ating pong flowers. Ayan po. And para hindi po tayo magtagal ng gusto at hindi po tayo mahirapan, ay lagi po nating i-set na yung pong ating mga floral papers o yung mga gagamitin nating accessories ay nakasetup na po. O kaya nasa tabi na po natin. Akat na, maayos na, para na sa ngayon magiging mabilis at madali po yung ating paggawa ng ating flower arrangement. And make sure na yung cutting ay according doon sa design na gusto po natin. At yung pong cutting ay depende po kung ano po yung naiisip natin na design. At saka tandaan po natin maging creative po tayo. At always think outside the box para nang sa ngayon meron po tayo nagagawang panibago at bagong design tuwing tayo ay may order. Nang sa ngayon hindi po nagsasawa yung ating pong mga customers at kung ating pong ibibigay yung designs, meron po tayong iba't ibang pagpipilian. Ayan po. So, sa ngayon po, gumamit po tayo ng one color na floral paper para nang sa gayon ay ma-distinguish naman po yung one color na design. At saka, one thing more, yan po ay special order po ng ating customer. Ayan po. So, make sure na nakat po natin sila na maayos yung ating pong floral paper. Nakaset na rin po para nang sa gayon ay madali na po siyang gawin mamaya. Hanggang dun sa mga pagpantali po natin ay nakaprepare na rin po para hindi po tayo mahirapan. At iset aside po natin yung ating pong mga gagamitin. At lagi po natin tatandaan, ready. Lagi po tayo nakaready at may excess po tayong mga gamit. Kung ano po yung ating pong mga gagamitin. Ayan po. At katulad po ng usual ko pong hinihiling sa inyo, mag-subscribe po kayo sa aming pong YouTube channel. Suportahan nyo po kami sapagkat yung pong inyong pag-subscribe ay malaki pong maitutulong sa aming pong church ministry. Ayan po. Maraming marami pong salamat at hiling po namin na patuloy nyo po kami subaybayan. At wag po kayong mahihiyang mag-comment o mag-suggest. Drop down nyo lang po para malaman po namin kung ano po yung opinion ninyo at kung ano po yung maitutulong namin sa inyo. Ang purpose po kasi ng video ito ay makatulong po sa inyo at ikit sa lahat para nang sa gayon ay pare-parehas po tayong lumago pagdating sa larangan ng flower arrangement. Especially sa mga may talento talaga na gumawa ng flower arrangement, iba't ibang arrangement. Maraming marami pong salamat. So, yan po, matatapos na po yung cover niya at isusunod na po natin dyan ay yung sa part ng bandang dulo. Ayan, i-fold po natin. Actually, hindi ko po sinasuggest na gayahin po ninyo yung mga designs na ginagawa ko. But kung gusto nyo, pwede naman po. Pero mas maganda na kapag nag-arrive po kayo sa sarili po ninyong design. Kasi uniqueness ang pinag-uusapan po natin.
Wala pong makakagaya ng inyong mga ginagawa, kundi kayo rin lang mismo. Siyempre, dahil po, ipakita po ninyo kung paano po kayo maging artist sa lahat po ng inyong ginagawa. Ayan po, yan na po yung magiging cover niya sa harap para hindi po makita yung ating pong plastic na nilagay po dun sa loob. And then, after po niyan, ilalagay po natin yung kanyang ribbon kasi po ang request po nila ay pink. So, gumamit po tayo ng fuchsia pink na ribbon at tela po yung ginamit natin. Itatali po natin siya ng mahigpit. Bali, dalawa po beses po yan. Isa, tapos yung kasunod po niyan, ayan po, bali, pangalawa. At, syempre, huwag po natin kalilimutan kung meron na po tayong sticker para sa promotional item po natin para makita kung saan po yan ginawa. Ayan po, didikit lang po natin. Ayan na po siya. Yan na po yung ating finished product. Ayan po. Ayan. So, muli po, maraming maraming pong salamat sa inyong pagsubaybay. God bless and God bless you always.